Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. And opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of TV5. In addition, the views and opinions of the guest do not those of the host, the show, the station. Isang linggo bago ang Pasko, matitinding showbiz balita at mga pinag-uusapang intriga ang aming regalo para sa inyo. MTRCB Chairman Mary Grace Paula Manzares, may pahayag sa pagpapaseksi ng half-sister na si Lovey Po. Tungkulin sa gobyerno at pagunita sa paglisa ng ama na si FPJ. Bibigyang update. Ilocos Governor Aimee Marcos, balik pelikula bilang isang producer. Muling pag-arte sa harap ng mga kamera, miss na nga ba ni Aimee ang mga sagot ng gobernadora sa isang tell-all, one-on-one interview with Zoren Legazpi. Angelica Panganiban at Derek Ramsey, pinaplano na nga ba ang pagpapakasal at pagkakaroon ng baby sa darating na taon? Metro Manila Film Festival 2011, sa 7 pelikulang pasok ngayong taon, sino nga ba ang mag-uwi ng mga tropeyo at parangal? Sino ang magwawagi sa box office? Kilalanin ang bawat pelikulang handog ngayong taon. Mga artista ang nakilahok sa unang Pidol Golf Tournament, makikipagkulitan at makikipagbanding kasama si Mr. Fu sa Paparazzada. Sheryl Cruz, magbibigay ng update sa kanyang personal na buhay. Naghahanap na nga ba ng bagong mamahalin at ituturing na ama ng kanyang anak na si Ashley? Ang sagot ni Sheryl, tutukan! Plano ng mga iniidolo niyong artista ngayong Kapaskuhan, ibubulgar na. Sino-sino nga ba ang masasaya at malalamig ang Pasko ngayong taon? Alamin! Senator Bong Revilla, sa kabila ng magagandang reviews at komento na natatanggap ng kanyang pelikulang Ang Panday 2, hindi pa rin maitago ang lungkot sa pagsubok na pinagdadaanan ng pamilya sa trahedyang sinapit ni Ramjen. Ang mga sagot ni Bong sa isang tell-all, one-on-one interview sa Caught by Christie. Carla Abellana, tuluyan na nga bang magpapakadaring sa kanyang mga papel at endorsements? Boyfriend na si Jeff Eigenman, nagseselos nga ba sa mga pagbabagong ito sa career ni Carla? Pinakaabang ang serya ng Kapatid Network sa 2012 na Valiente. Kinabibilangan ang magagaling na aktor at aktres ng kanilang henerasyon na nagsama-sama para sa muling pagsasadula ng palabas na minahal ng sambayanan. Diamond star Maricel Soriano, muling nagbabalik pelikula sa Metro Manila Film Festival entry ng Regal Entertainment at Studio 5 na Yesterday, Today, Tomorrow. Dito ka na sa mas malaman, mas pinaniniwalaan, mas may paninindigan. Ito ang Paparazzi Showbiz Exposed. Ito na ang nauuna. Ito na ang nangunguna. Ang authority sa mas pinaagang showbiz talk. Christy Fermin, Dalian Carvajal, Zoren Legazpi, and Rufa Gutierrez. Okay, good afternoon mga kapatid. Zoren Legazpi. One more week, Pasko na. Grabe, of course, hello to all the press people that are here today. Puno-puno ang studio. And of course, let's not forget to call in our special guest co-host, Mr. Fu. Ang Diyosa! At merong ano, parang Korean pop star. Oh, hello naman po sa inyong lahat, o mga kapatid. Ang saya-saya ko at katabi ko ang Diyosa at ang isang Korean pop star. Nabiglang bumaba sa langit. Ano raw ang baon? Okay, may baon ako. Blind item. Okay, actually, dalawang baon ko. First, hindi blind item. Nag-concert si Richard Poon recently, and despite all of the denials, biglang nung namatay ang ilaw, when he started to sing, biglang umentrang isang diyosa ng kagandahan. At nagbe-beautiful eyes, tamang-tama, ang kanta ni Richard Poon ay Beautiful Girl habang kinakantahan siya. No other than Maricar Reyes. Yes. So, I think they keep denying that they're not together, but apparently they do have a special relationship. How true? Okay, blind item. Ba't ang tingin na? Parang wala naniwala. Ba't parang hindi kayo na-excite sa... Parang wala naniwala. Parang gusto sabihin ni Nanay Chrissy next. Moving on. Okay, fine. Moving on. Si Zoren, moving on. Moving on. I have another
baon. Sige, blind item naman to. Ay, siguradong sigurado. I mean, okay. Just recently, there's this hunky... Ano? This hunky box office star that recently went to Hong Kong to meet with top executives in a network kasi kailangan doon daw magkaroon ng meeting kasi mag-over the bakod na siya by January of 2012. Kung napapansin nyo, itong malaking event na ginanap doon sa dati niyang stasyon, eh wala siya doon. Oo nga. Pero nandun yung girlfriend niya. Mm. Ay, para kilala ko na. Yung nga din eh, matagal na pinag-uusapan talaga yan eh. Direct to the point. Eh, bali ba ang kanyang kamay ngayon? Ay, really? Hindi pa ba magaling? Okay, so okay. Napaka-direct to the point mo naman. Very direct ba to the point? Ayan. So direct. Okay. Ako naman po, maraming salamat sa muli niyo pong pagpili dito sa aming programa para inyong mapanood ngayong hapon. At syempre, isang mapagpalayang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. Ako naman, wala ako talagang baon ngayon. Imposible. Imposible naman. Meron akong gustong ibaon, bawal naman. Oh, yung BI. Oo, may BI ako eh. May blind item ako, bawal naman. Abangan na lang sa column. Oo, bilang respeto sa mga kinauukulan. Okay, fine. Ay, parang alam ko kinuwento mo sa akin kanina. Uy, bawal daw sabihin. Hindi, pero alam ko. Oo, ayun na. Grabe, no? Brave. Oo. Okay. Ayun ba yun? Uy, wag na natin pag-usapan. Walang basa ganun, Chi. Sige, ano baon mo, Mr. Fu? Ay, ako kailangan ko ng tulong mo bilang ito ang kasama ko sa dressing room. Ay, bilang may board mic sa dressing room. Oh, yeah. Ay, alam ko yung kwento na yan. Hindi, ito lang. How true na si Carmina, talagang tuloy-tuloy na sa kapamilya dahil recently, kahit tinago ang kanyang pagpunta sa kapamilya, may nakakita pa din. So, sa kapamilya ba talaga? Visit passage daw. Kasi she consult you ba? December 31, matatapos ang kontrata ng iyong missis sa GMA. Pero kapamilya ba talaga? Well, you know sila kasi ng manager niya nag-uusap eh. I'm sure alam mo, no? Alam ko, pero hindi sila nakikinig sa akin. Sabi ko, itong magandang plano, ito to. Oh, yeah, moving on. Ikaw, Soren. Kung masusunod ka, Soren, anong gusto mo kay Carmina? Pina-persuade mo siya na dito din talaga. Well, gusto ko sana dito siya, pero ang mga kaibigan ni Tita Dolor, tsaka ni Carmina, dahil doon siya lumaki. May iba rin naman silang opinion. So may weight yung soft spot sila doon. So confirmado, nasa dos? Mostly. 70%. I'm not sure. Kasi ang papangan lang yan. Hindi ko masabi. Kaya ang gusto daw sa dos, kasi gusto niya ulit gumawa ng pelikula, at alam naman natin na magaling gumawa ng pelikula at box office, kaya gusto daw bumalik pelikula. How true. Ah, okay. At saka kung pero doon man, walang masama. Pero may dagdag akong information. Ang balita ko, ang hinihintay lang ni Carmina ay isang malaking kontrata na katulad nung sa GMA na galing sa dos. Natutumbasan o hihigitan pa. Alam mo, yun nga ang problema ni... Hindi niyo ba pinag-uusapan yan sa bahay? No, yun ang problema niya. Di Carmina, ayaw niya ng pera. Bakit? Promise. Sabi ko, Han, kung saan malaking offer, gano'n lang kadali yun. Siya ko pala kung may gusto ng pera. Nagagalit sa akin, hindi yan tungkol sa pera. Kung saan ako happy. At tama naman yun. O, sabi ko, kampi ako kay Carmina doon. Kasi napakahirap maglingkod sa isang kapaligiran na hindi ka masaya. Yeah. Pero kanina pinag-uusapan nyo sa telepono, kotse. Oo. Bibili kayong bagong kotse. Regalo mo sa alam mo, eto lang ha, eto lang. Ito, bata pa, mahilig na talaga sa sasakyan. Alam natin yan. Talagang makiupo ka na sa mukha niya, huwag mauupuan yung upuan ng kotse. Hindi, at saka alam mo parang si Doreen, masyadong blessed. Kaya kanina, di ba, I mean, nako, namigay na siya sa mga press people. Oh, wow! At na-break your record ni Doreen. At nakita ko, buti pa yung mga press people, may cash. Oh, involved. Oh. Ako, polvoron. Eto pa. Teka, parang hindi ako niniwala. Nabigay naman siya ng regalo sa'yo, Polvoron. Pero asabi ni June Lalin, recycle daw.